Pakinggan niyo po ang mga babasahin kong scriptures sa English and Tagalog version. Job 14 verse 5 says, "Since man's days are determined, the number of his months is under your control," meaning under God's control. "You have set his limit, and he cannot pass it." Sa Tagalog, "Sa simula pa'y itinakda niyo na kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng isang tao, at hindi siya lalampas sa itinakda niyong oras sa kanya." And Psalm 90 verse 12 says, "Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom." In Tagalog, "Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan." Well, ngayon po na ako ay 71 years old na, natuklasan ko na kahit may relasyon ka pala sa Diyos, hindi niya kaagad ituturo sa iyo nang sabay-sabay ang mga malalalim na bagay. Kahit nasa Bible na ang lahat ng bagay na dapat nating malaman tungkol sa Diyos, hindi pa rin natin maiintindihan kaagad ang lahat. Well, natuklasan ko po na ang tao mayroong stages ang paglaki at ang pagmamature. Hindi yan biglaan. At bilang isang tao, nagsimula tayo sa womb ng ating ina. May period ang paglaki natin at ang maturity para makalabas dito after 9 months. So, may involved na time sa maturity sa womb. Sa womb pa lang po yan. Now, pagkalabas sa womb, iba na naman ang stages ng maturity. At ito po ang na-research ko na stages of life. Ang tinatawag na infant ay mula sa 0 to 1 year. Then, yung toddler, 2 to 4 years. Yung child, 5 to 12 years. Ang teen naman, 13 to 19 years. Ang adult, 20 hanggang 39 years. Ang middle age adult, 40 to 59 years. At ang senior adult, 60 pataas. Well, ngayon po, sa mga stages na yan, alam po natin na bawat stage may pagbabago sa kakayanan at kaalaman. Di po ba? Yung bata na dati, hindi pa nakakalakad, hindi pa nakakatakbo o nakakapagsalita, habang nadadagdagan ang kanilang edad, nadadagdagan din ang kanilang nalalaman at nagagawa. Well, actually, pinlano po ng Diyos na habang nadadagdagan ang edad o age po natin, nadadagdagan din ang kakayanan nating magawa ng magawa ang mas malalaking bagay. Ganyan po yung natural course ng pag-edad ng tao. Habang nadadagdagan ang edad o taon, ang normal na tao, nadadagdagan din ang kanyang naiintindihan. Kaya nadadagdagan din ang kanyang nagagawa. Well, importante pong malaman natin na ang natural flow ng development na yan ay ang Diyos po mismo ang nag-design para sa kanyang purpose. Meron po kasi siyang purpose sa lahat ng bagay na ginagawa niya eh.
So, yung stages of development na yan, bilang isang tao, ay mayroon pong katumbas din na stages of development sa ating spiritual life naman. Sobra pong importante ito. Gusto ko pong tumuto kayong mabuti dito sa tinatawag na spiritual life ng tao. Kasi si Jesus po mismo ang nagsabi sa John 6 verse 36 na ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Samantalang ang laman naman o flesh ng tao, eh sabi po sa salita ng Diyos eh, walang tubo o pakinabang. Yan po yung sinabi ni Jesus sa John 6 verse 36. Ang sabi niya, the Spirit gives life and the flesh profits nothing. Yan po, si Jesus po ang nagsabi niyan eh. So, since ang tao ay tao lamang na mahina, may hangganan at makasalanan, ang Diyos na nag-create sa tao ay gumawa ng paraan para sila o tayo ay maging malakas at maging kapuri-puri katulad ng Diyos na banal. Yan po kasi ang perfect plan niya eh. Kaya sa John 3 verse 3, nireveal po niya ang naisip niyang paraan. Tingnan niyo po ang sabi mismo ni Jesus kay Nicodemus. Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So si Jesus po ang nagsalita niyan. Sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Eh grabe pong statement yan ni Jesus kasi ang tinutukoy niya eh, walang makakapasok sa kanyang kaharian kung hindi ipapanganak na muli. So maliwanag na si Jesus ang nagsabi po niyan na para, tandaan niyo yan, para makapasok sa langit, sa kanyang kaharian, kailangan ang tao ay maipanganak muli. So marami magtatanong, how? Papaano? Well, doon po sa verse 6, in-explain ni Jesus, ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may physical na buhay. Ngunit, parang pinapakita niya dito yung difference, ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay espiritual. So ayoko pong hindi niyo ito makuha. So in-explain ni Jesus dito sa ating lahat na ang unang kapanganakan natin ay mula sa sinapupunan ng ating ina. Pero dito maliwanag na kailangan pala nating makapasok sa kaharian ng Diyos at mangyayari lamang po iyon kapag nagkaroon tayo ng panibagong buhay espiritual. So hindi po kasi natin pwede itong laktawan kasi hindi natin ito naiintindihan. Hindi po. Ang usapan dito, usapang pagpasok na sa langit at hindi pagpasok eh. So dito po, sa binasa ko, nakita nyo involved ang Espiritu na nagbibigay ng bagong buhay. Bagong buhay kasi ang luma po nating buhay ay buhay na tayo ay nakalubog sa kasalanan. Makasalanang buhay. Lahat po tayo, lahat ng tao, diyan nakalubog. So, para magkaroon ng panibagong buhay, yan po ang tinatawag na pagiging born again. Pakinggan niyo po ang idinugtong ni Jesus sa verse 7. Kaya,
huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. So again, babanggitin ko po, si Jesus po ang nagsabi niyan. Ang ibig sabihin, ipanganak na muli, well, this time, sa Espiritu ng Diyos. Now, paano ito mangyayari? Well, mangyayari lang po ito, una, kapag tayo ay totoong nagsisi, talagang totoong nagsisisi at tumalikod sa ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, kung hindi ka totoong magsisisi at totoong tatalikod sa anumang uri ng kasalanan, eh, hindi po yan mangyayari. Hindi natin ma-experience yan. At pangalawa, pag tayo'y nagsisi ng totoo at tatalikod sa ating kasalanan at tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos, yun po kasi yun eh. Kaya ka tatalikod sa kasalanan, magsisisi, tatalikod, kasi tatanggapin mo si Jesus bilang Diyos ng iyong buhay. Kasi hindi po pwede tatanggapin mo ang banal na Diyos, eh tapos nakalubog pa rin tayo sa kasalanan. So kung gusto nating ma-experience yung ino-offer na bagong buhay, bagong spiritual na buhay, pagiging born again, yan po ang una. Lalapit tayo sa Diyos, magpapakumbaba tayo, hihingi tayo ng tawad, at paghingi natin ng tawad sa lahat ng kasalanan na iyon, tatrabahuhin na natin talaga yan na hindi na tayo mababaon pa dyan. Tatakwil natin ang anumang uri ng kasalanan. And then ano pong mangyayari pag yan dalawa na yan ay nangyari na? Mapapasa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit na taglay ang kapangyarihan ng Diyos, siya po ang gabay natin. So kung gusto niyo po ng renewal o tunay na pagbabago sa inyong buhay, hindi po pwedeng lalagpas tayo o lalagpasan natin itong mga binanggit ko sa inyo. Wala pong regeneration ng life o pagiging ma-born again ka kung wala munang pagtatakwil, pag-iiwan sa anumang uri ng kasalanan. Hindi mananahan ng Holy Spirit sa atin hanggat meron tayong inaalaga ang kasalanan sa buhay natin. Now, paano mo malalaman na nasa iyo o sinasamahan ka ng Holy Spirit? Personal mong mararamdaman, mayroong nababago sa iyo. Personal yan eh. Wala pong pwedeng magturo niyan eh. Personal mo talaga mararamdaman yung may nababago. So, ma-amaze ka kasi kilala mo ang sarili mo. Kaya alam mo ano ang mga nababago sa dating ikaw. Well, ang una na na-experience ko po, nauuhaw ako sa salita ng Diyos, which is actually hindi yan ang naturalesa ko before. Kaya ang nangyari, nung nauuhaw ako, binabasa ko ito. Pangalawa, sinusulat ko yung mga pangunahing verses na naging foundation ng relasyon ko sa Diyos. Kasi ganyan po yung experience eh, pag nasa inyo yung Holy Spirit at nag-start kayo magbasa ng Bible, merong mga verses na talagang mababasa nyo na para talagang kinakausap kayo ng Panginoon. At dahil sobrang mahalaga ito, nararamdaman yung mahalaga ito, kusa yun eh. Kukuha ang notebook. Kusa talaga yan. Lilista mo yan. At hindi mo lang isusulat yan o ililista. Kundi ang gagawin mo, me-memorizein mo. Ganon siya kahalaga. Ganyan yung unang pangunahing nararamdaman na nai-inlove sa Panginoon. Minamahalaga mo yung mga word na nagre-rema o nagiging buhay sa mga nababasa mo. So, sabi ko kanina,
Sinusulat ko yung mga pangunahing verses na naging foundation ng relasyon ko sa Diyos. At gusto ko pong i-share ito kahit paulit-ulit. Kasi maaaring iba, hindi pa ito alam. Ito po yung mga foundation na verses na binigay sa akin ng Panginoon. Hanggang ngayon, kita nyo po, lagi ko pa rin binabanggit. Kasi yung foundation, hindi pwedeng mawala yan or else babagsak ka. Di po ba? Kahit anong building yung tinayo, kung mahuna yung foundation, babagsak ka. Kaya yan pinatitibay talaga sa pamamagitan ng ano po, sa pagsunod sa salita at hindi mo iniiwanan yung foundation na yun. So, sa Matthew 6:33, yan po yung unang-unang parang apoy sa aking puso na minahal ko talaga. So, tinuturo po dyan ni Jesus yung dapat unahin ang kingdom ng Diyos. Dapat una po yan, unahin ang kingdom ng Diyos. So, lahat ng tungkol sa kingdom ng Diyos, dapat po ninyong pag-aralan. Kaya babasahin nyo yung word eh. Kasi paano mo unahin ang kingdom ng God? Hindi mo nga alam ang salita niya. Hindi po ba? So, ang pangalawa, sinabi rin ni Jesus, dapat unahin ay ang tungkol sa kanyang righteousness. Yan po yan eh. Una, mag-aaral kayo ano yung gusto ng Panginoon, mangyari sa kingdom niya here on earth. Pangalawa, uunahin mo ang pagsunod sa kanyang mga gusto. Sa kanyang katuwiran, hindi yung sa ating katuwiran. Sabi ko nga, yung righteousness ng Diyos na hindi mo matututunan at masusunod kung hindi mo na-enjoy magbasa ng Word of God. Kaya ngayon pa lang, tip ko po sa inyo, kung hindi nyo na-enjoy ang pagbabasa ng salita ng Diyos, anong ibig sabihin po noon? Hindi kayo interesado sa Diyos. So, sino ang mga hindi interesado sa Diyos? Yun pong hindi nakakakilala sa Kanya at yun pong hindi nagmamahal talaga sa Kanya. Kasi nagbabasa ka, nauuhaw ka, makilala ang Diyos na hindi mo naman nakikita. Bakit? Mahal mo siya eh, hindi po ba? Eh ako po, nagbabasa rin kasi gusto kong matuklasan kung ano ba ang dapat kong gawin para ma-experience ko na buhay at nakakarinig talaga ang Diyos. So, gusto ko talaga makita ang gusto niyang ipagawa sa akin. Ganun po pala yung nagmamahal. Diba? Gusto mo makita ano yung gusto niya? Anong gusto niyang gawin ko? Yan po yan eh. Diyan niyo po malalaman din eh kung talagang mahal yung Diyos, interesado kayo sa Kanya, sa gusto niyang ipagawa sa inyo. Kaya sabi ko nga, that time, gusto ko itong matuklasan ng matuklasan para masunod ko ng masunod. Bakit po? Alam ko kasi, kailangan ko siya. Alam ko, siya lang ang pwede ko maaasahan para sa aking mabibigat na pinagdadaanan. Walan po ang pagpapaalala sa ating lahat ng mapagmahal nating Diyos. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to TROMS Go. TROMS Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord.
You also may have heard of TROMS in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through TROMS Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the TROMS Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the TROMS family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the TROMS Go community.